Hi, this is me again, Jireh, Mamaclay, your property geek, and I'm very excited with our content for today dahil isa ito sa mga lagi kong naririnig no na questions or concerns, most especially medyo lately kasi ang mga natutulungan natin are our clients living abroad, Filipinos living abroad or OFW, and minsan no, may mga hindi tumutuloy sa plan nila to acquire a property here in the Philippines kasi akala nila kapag malayo ka sa Pinas, if you're not personally here, hindi ka na makakabili ng property here. Or if hindi ka na nag-hold ng Filipino citizenship, ay bawal ka na bumili. Well, ito yung pagdidiscussan natin ngayon. Most especially, ano yung mga kailangan nyo i-prepare na documents, no? If former Filipino citizen ka man, if you're living abroad, no? If you're an OFW, wala ka man dito, pero you are planning to buy a retirement property here in the Philippines, this video is for you. Dito lang iikot yan sa 3 key points, no? Proof of identification, proof of income, and then proof of billing. So dito muna tayo sa first one, proof of identification. Just like any other Filipino investor who are here in the Philippines, ito lang yung kailangan yung ipasa. This is the basic, no? Kung ikaw ay OFW, still having your Filipino citizenship, ano lang kailangan yung ipasa? So, ipapasa nyo lang yung valid Philippine government IDs nyo. Basta hindi expired. So, check na yung number one, Philippine passport. Second one, kahit anong Philippine government ID, such as SSS, pag-ibig baka nakakuha kayo nyan, no? Since wala namang expiration yung mga to. Pero kung wala naman talaga, pwede tayong kumuha ng postal ID, no? Yun ang pinakamadali na pwede nating kunin as your Philippine government ID na accepted, no, as a Philippine valid ID when you are buying a property. Ngayon, Jireh, I am not a Filipino citizen anymore. Ni-renounce ko na yung Filipino citizenship ko. Am I really qualified to buy a property there? Pwedeng-pwede pa rin. For as long as you are a naturally born Filipino, or ibig sabihin nun, guys, no, dito ka pinanganak sa Pilipinas kahit na hindi ka na Filipino citizen, US citizen ka na, Canadian citizen ka na, pwedeng-pwede. Kasi pwede kang bumili for up to 1,000 square meter na lot, no, for residential use. So, ibig sabihin nun, accepted yung ipapasa nyo na Canadian passport, US driver's license, US passport, no, or any other valid IDs kung saan kayo citizen na. Pwede yon. Magpo-provide lang tayo ng another, no, na document such as affidavit of citizenship, sworn statement, parang ganon, or depende ka sa developer. Yung developer magbibigay pa sa inyo ng form ng affidavit of naturally born Filipino, parang ganon. Tapos ipapa-consularize nyo lang or apostille kung saang bansa meron kayo. But being a non-Filipino citizen is not like technically a hindrance for you to buy a property here in the Philippines. Pero kung gusto nyong walang limitation na hindi up to 1,000 square meter residential lot lang yung pwede nyong bilhin, pwedeng-pwede naman kayo magpa-dual citizenship. Lalo na kapag may plan naman talaga kayo na mag-retire here in the Philippines, which is yun yung karamihan na reason ng mga clients ko abroad kung bakit sila bumibili dito sa Pilipinas. So that is for the proof of identification. Second one is proof of income. For our proof of income, guys, no, sa proof of income, pwedeng-pwede yan, job contract, mga pay stubs nyo, alam ko, pay stubs na yung tawag dyan na usually, magkadalasan kasi ng clients ko are based from US and Canada eh. Online na yung submission, no, ng pay stubs, no, pwedeng-pwede yan, basta makakuha tayo ng proof na you're working in a specific company, you're working like technically as an IT, a software engineer, or kahit ano, no, basta meron kang proof na nag-work ka doon at meron kang mapakita na proof of income na, uy, kumikita ng ganito, for example, ako, no, or si Jireh, no, ng weekly na ganito, $400, $500 weekly, or kung magkano man yung kinikita nyo. Second one is, kung makakapag-provide kayo ng certificate of employment or job contract reflecting your salary or compensation. Third one is the proof of billing. Sa proof of billing,
Madali lang, kahit hindi sa inyo nakapangalan yung internet or electricity bill dito sa Pilipinas, for as long as gagamitin nyo to at kunwari nakapangalan sa relatives nyo, sa parents nyo, pwedeng-pwede nyo pa rin siyang gamitin, no? Kasi doon naman ipapadala yung mga documents, like for example, statement of accounts or technically any other documents relating, no, to your property. So, yun lang, tandaan nyo, proof of identification, proof of income, and proof of billing. So, meron tayong mga sasagutin na frequently asked questions. Paano nga, Jireh, kung wala ako dyan sa Pilipinas, paano ko mapipirmahan yung mga documents? Meron tayong two options. First one, dahil nakaka-adapt naman na ang mga developers natin dito, no, na marami talagang OFW na bumibili dito na wala dito sa Pilipinas, you can assign your attorney in fact. So, ibig sabihin nun, ipapakonsularize nyo lang yung SPA na ipapadala ng developer. Ipapakonsularize nyo dyan, ilalagay nyo yung pangalan kung sino yung magiging attorney in fact nyo dito sa Pilipinas para siya na yung pipirma on your behalf. Kung wala naman kayong ma-assign attorney in fact, may mga developer pa din na, for example, no, nasa ibang bansa kayo, ipapadala na lang. For example, yung mga contract to sell, isa-sign nyo, ipapakonsularize nyo kung nasang bansa kayo, and then, ibabalik nyo dito sa Pilipinas. So, lagi nyong tatandaan, hindi hindrance na wala kayo personally dito sa Pilipinas para makabili kayo. In fact, ini-encourage ko pa nga, kasi usually, of course, no, gusto talaga natin makita personally yung property na bibilihin natin. Pero, kailangan din natin nabantayan yung price increase over time, and of course, yung availability ng gusto nating house, lote, or condominium unit. So, ang ginagawa ko talaga ay see to it na mag-video tripping ako, mag-send ako ng raw video as if like you are personally tripping here in the Philippines para makapag-decide kayo, no? So, tulong or me giving value na rin sa inyo na malock inyo yung price, no? Na hindi kayo matataasan dahil lang sa wala kayo here sa Pilipinas. And then after that, no, nakapag-reserve, nag-satisfy naman kayo sa videos, edi kapag umuwi na lang kayo, saka natin binili, saka natin bisitahin, no, kung ano yung property na binilihin nyo. Second one, Jireh, saan naman ako magbabayad, no, ng down payments, kunwari, ng reservation payments, or anything related sa pagpipay ko ng property kung wala ako dyan sa Pilipinas? Pwede tayong gumamit ng credit card, pwede tayong mag-bank transfer, kahit na international bank yan, accepted yan. Ibig sabihin, guys, no, hindi na rin hindrance na wala kayo dito sa Pilipinas para mabayaran ka, magbayad kayo, no, ng property na binili nyo. Kasi meron ng usually may mga payment facility na i-click mo na lang doon, ilalagay mo na lang yung card details mo for as long as Visa or MasterCard, makakapagbayad ka ng property mo. In fact nga, marami na rin ng developers na nag-accept ng credit card. Basta Visa or MasterCard. And huwag kayong mag-alala, guys, kasi meron naman tayong mga projects na hindi ka na nire-require na mag-bank or pag-ibig financing. Pwedeng in-house financing nga eh, without interest. Like for example, si Morning Fields, kung napanood nyo, nagre-require sila up to maximum of 12 months to pay down payment, 0% interest, at after that, no, ng down payment term, pwede mong i-avail yung 80% balance in-house financing for 2 years at 0% interest pa din. So, very flexible. Very flexible ang ating mga developers ngayon. And if hindi nyo pa naman kailangan ngayon, you don't have the urge or the need, no, to occupy that property dahil karamihan naman sa inyo, bumibili for retirement purposes, bili kayo sa pre-selling. Ang dami natin dito, mapakondo man yan, no, 33 months to pay to 42 months to pay, i-take nyo yung opportunity, no, na mag-advance payment on top of your monthly down payment para wala na talaga kayong ilo-loan, no, after ng down payment term, na pagkahaba naman kapag pre-selling. So ayun, guys, kung meron pa kayong ibang concerns na hindi ko nasagot about this content, please do not forget, no, na i-chat or i-call nyo lang ako, no, 0927-185-1590, WhatsApp and Viber number ko din yan. You can also directly add me using my personal Facebook account, Jireh Valerio Mamaclay, para hindi na pupunta sa message request section, no, yung messages nyo, minsan kasi hindi ko nakikita, lalo na kapag hindi pa tayo FB friends. Third one, you can also follow me through TikTok account, The Property Geek. Of course, no, like and subscribe our channel, YouTube channel, no, The Property Geek also, and also my Facebook account, The Property Geek. So maraming salamat, guys, no, lalo na sa mga bumili sa akin lately, more of US Canadian clients, no, Filipinos living abroad, pero in-extend nila yung trust nila sa akin kahit na wala sila dito sa Pilipinas. I appreciate you po, no, my clients and my upcoming clients. So you can personally consult with me if you have other questions
solutions. And please, 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 guys, no, maraming maraming salamat pa rin sa patuloy na pagtutok. So, I just had the need, no, na magkaroon ng ganitong content kasi usually talaga, or lately talaga, nagkakaroon tayo ng mga clients, no, living abroad at wala dito sa Pilipinas. So, again, guys, yung you not personally being here or hindi na Filipino citizen is not a hindrance for you to invest a property here in the Philippines, mapa-end use or mapa-investment use man yan. Maraming salamat, guys! Till our next content, this has been Jireh Mamaclay, your property geek.